na bago sa ating bansa ang bagyo, pagputok ng bulkan, paglindol, sunog at kung ano-ano pang kalamidad. Ito ay hindi natin maiiwasan, pero maaari natin itong paghandaan. Bilang kasagutan, ating binuo ang Project DINA o Disaster Information for Nationwide Awareness. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layunin nito na magbigay ng sapat na kaalaman tungkol dito at kung ano ang dapat gawin para mapaghandaan ang mga kalamidad. Halina at magkaisa. Tandaan, kung bawat isa ay laging handa, tiyak ang kaligtasan ng ating pamilya at ng ating komunidad. Handa na ba kayo? Ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pagyanig dulot ng paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Tinatayang 20 lindol ang nagaganap sa Pilipinas bawat araw. Masyadong mahina ang ilan sa mga ito, kaya hindi sila nararamdaman. Ilan sa mga posibleng panganib ng lindol ay ang ground rupture o pagbitak ng lupa, pagguho ng mga gusali, ground shaking o pagyanig, liquefaction o pag-aastang malatubig ng kalupaan, landslide o pagguho at tsunami. Maaaring magkaroon ng ground rupture o yung pagbitak ng lupa sa lugar na tinatahak ng active fault. Hatid naman ng malakas na lindol mula sa ilalim ng dagat ang panganib ng tsunami. Upang makaiwas sa mga panganib na hatid ng lindol, maging laging handa. Siguraduhin matibay ang inyong tahanan at alamin ang panganib sa inyong lugar. Siguraduhin matibay ang pagkakabit ng mga nakabiting bagay at ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na kasangkapan. Huwag magpatong ng babasaging kasangkapan sa ibabaw ng cabinet. Sa halip, ilagay ang mga ito at ang mga mabibigat na gamit sa pinakailalim ng cabinet. At sa ligtas na lugar naman, ang mga nakakalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyap. Ugaliing isara ang tangke ng gas pagkatapos itong gamitin. Alamin ang mga emergency exit at ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan patungo rito. Alamin kung paano gamitin ang fire extinguisher at emergency alarm. Nararapat na may signage ang mga ito at nakalagay sa mga lugar na accessible o madaling puntahan. Makilahok sa mga earthquake drill at regular itong isagawa. Kapag lumilindol at ikaw ay nasa loob ng gusali, manatiling mahinahon sa lahat ng oras. Gawin ang duck, cover, and hold technique. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at hawakan ang mga paa nito. Kung walang lamesa, pumunta sa matibay na bahagi ng bahay, lumuhod o mag-squat, takpan ang ulo at batok ng inyong kamay. Umiwas sa mga bagay na madaling mabasag, mabibigat at maaaring bumagsak. Kung nasa labas, lumayo sa mga poste, puno, gusali, pader at iba pang bagay na maaaring matumba o bumagsak. Mainam na pumunta sa open space. Kung nagmamaneho, itabi at ihinto ang inyong sasakyan. Huwag tumawid ng tulay, overpass at flyover. Kung malapit sa dagat, mabilis na lumikas palayo dito dahil sa panganib ng tsunami. Pagkatapos ng lindol at ikaw ay nasa loob pa ng gusali, umabas dito at pumunta sa isang open space.
Sulungan sa paglikas ang mga matatanda, may kapansanan, mga bata at buntis. Gumamit ng hagdan sa halip na elevator. Huwag nang pumasok pa sa nasirang gusali dahil sa panganib ng aftershock. Kapag nasa evacuation area o open space, suriin ang sarili at mga kapamilya at sundin ang alituntunin ng lugar. Balik sa tahanan, siyasating mabuti ang tubo ng tubig at mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch ng mga ito at ipagbigay alam sa otoridad. Kung walang kuryente, huwag munang gumamit ng mga gasera at kandila dahil sa posibilidad ng gas leakage na maaaring magdulot ng sunog. Kaalaman ay kahandaan, maging ligtas, maging panatag, Pilipinas.